Hello guys, welcome back to my channel. Ayan, so tatalakayin natin ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo yung dalawang frequency na ito, yung 2.4 GHz at 5 GHz. So ipapaliwanag ko sa inyo kung anong kahalagahan yan, magandang gagamitin dyan. Alright, so ngayon, painto muna tayo bago tayo magsimula. Alright. Ayan na nga, tapos na ang ating intro. So ngayon, papaliwanag ko sa inyo, unahin ko muna ang 2.4 GHz. Unahin ko muna yung advantage ng 2.4 GHz. Ayan. Itong ang kinagandahan ng 2.4 GHz, ito na kasi yung ban na ito. Matagal na kasi yung dinagdagan na nila to. Dinagyan na nila to na 5 GHz. So yung mga router ngayon, mga FidelityT or Converge, dual band na yan, 2.4 at 5 GHz. Ang kinagandahan ng 2.4 GHz, dahil kaya itong tumagos ng mga pader. Ayan, mga kwarto, range ng Wi-Fi. Kaya, yan ang advantage na 2.4 GHz. Kasi dahil, yan kadalasan naman talaga ang ginagamit ngayon. Kaya napapansin ng mga telco, yung mga provider, mga tulad ng Converge sa Capability, ay dumadami na ang gumagamit ng 2.4 GHz. So ngayon, naglagay sila ng 5 GHz. So itong 5 GHz na ito, kunti pa ang gumagamit nito. Kaya, mamaya i-explain ko sa inyo yung 5 GHz na. So unahin ko muna ang 2.4 GHz. Ang disadvantage ng 2.4 GHz, kung yung mga appliances sa inyong bahay na yan, kung mayroon kayo niyan, tulad ng microwave, cordless microphone, Bluetooth devices, at Wi-Fi devices, lalo-lalo na mga wireless CCTV camera nyo. So, kung mayroon kayo niyan, isa din yan ang cause na hihina yung ating mga internet. Ayan, hihina siya dahil pag gumagamit kayo na sabay-sabay, magkakaroon siya ng interference. So, hihina ang ating internet. Yung 2.4 GHz kasi, ang kayang maabot niya, yung range niyan, nasa 20 to 100 feet. Ayan, yung kayang abutin. So, kaya niyang tumagos ng mga pader, mga kwarto, kahit mga partition na kwarto, kaya niyang tagusin. Abutin kayo niyan. Ayan ang problema sa 2.4 GHz. Yung kung mayroon kayong mga appliances na tulad ng binanggit ko kanina. Alright? So ngayon, dito na naman tayo sa 5 GHz. Ito na yung kadalasan kasi ngayon mga dual band na, di ba? Alright? Dual band na, so 5 GHz na. Ang kinagandahan sa 5 GHz, kailangan malapit kayo sa modem o router nyo. Kailangan malapit kayo, hindi kayo pwedeng malayo. Mas maganda siya malapit. Kumbaga, yung katabi nyo lang. Pwede nyo gamitin yan sa mga smart TV nyo. Smart TV, live streaming, at manood ng YouTube. Mag-YouTube kayo. Yan, maganda yan ng 5 GHz. Yan ang magandang gamitin. Dahil, malakas yan. Ang problema lang itong 5 GHz, ang disadvantage nito, ay hindi niya kayang tumagos ng pader. Iyan ang nito. Hindi niya kayang tumagos. Kung mayroon kayong pader dyan, o mga kwarto ng mga partition, mahirapan na siya pagtagos doon. Mahina ang signal. Mas maganda kung open area ang 5 GHz. Yan, mas okay yan. Open area. Wala siyang harang. Dahil ang lang kasi ito ang 5 GHz eh. Short range lang. So, yan ang pinagkaiba ng dalawang band na yan. Mga frequency na yan. Dahil hindi sila magkapareha. Akala mo 5G na mabilis na. Mabilis siya kung malapit. Alright? Kung katabi mo siya. Katabi mo yung router.
So hindi mo siya kailangang gamitin kung malayo. Kailangan malapit lang. Kasi kung lumabas ka, gagamitin mo yung 5G na yan, mahirapan ka mag-connect. Lalo na pag may raming mga obstruction, mga puno, pader, yan, wala na. Mahirapan ka na yan. Kailangan mong gumamit sa 2.4 GHz. Pag humina na yung 2.4 GHz nyo, mayroon namang solusyon yan eh. I-download nyo lang tong Wi-Fi analyzer tulad nito. Ayan. Itong Wi-Fi analyzer na ito. Ayan. Dali lang ha. Ayan guys, tulad itong Wi-Fi analyzer na ito guys. Dito nyo makikita yung dito ko panoorin nyo dito ha. Dito nyo makikita yung nakakunik sa inyo. So kailangan nyo magpalit ng channel. Kung marunong kayo magpalit ng channel, palitan nyo. Titingnan nyo dito sa Wi-Fi analyzer na ito, nakikita nyo dito kung saan channel ka nakunik. Lalo-lalo na pag may kapitbahay kayong may mga internet din, tingnan nyo kung ano, saan sila nakakunik ng kung anong channel sila. So ngayon makikita nyo dito, pindutin nyo itong channels na ito. Ayan. Ayan o. Nakikita nyo yun guys. Ayan yung orange na yan sa akin yan. So naka channel 8 ako guys kasi yung iba kasi naka channel 6. So sa area namin guys, maganda ang channel 1, 6 sa 11. Yan ang magandang channel. Ayan. Oh. Tingnan nyo ito. So tingnan natin yung channel. Ito nakikita nyo guys. Yung channel nila. Ayan o, may channel 9, channel 11. Ako naka channel. Ay, channel 4 pala ako guys. Channel 4. So ako lang gumamit yun sa channel 4. Kaya lumayo ako. Ayan yung orange na yan, yung label na yan. Sa akin yan. Ayan. So nagpapalitan kasi magmamanggaan kasi yan guys eh. Kasi isa-isa din yan na humihina ang ating internet. Dahil sa daming gumagamit ng channel na yan, so mag-aagawa na yan ang frequency niyan, mag-aagawa na yan sila. So kailangan tayong lumayo, tayo mag-adjust. So kailangan meron kayong analyzer na ito dahil para makita nyo kung anong mga kapitbahay nyo, kung anong mga channel na sila. Diba? Ayan. So importante nito guys, download lang to, libre to sa ano, Play Store. Ayan o, yung Wi-Fi analyzer na yan. So mamili lang kayo kung sa kung anong channel kayo. Doon kayo magpalit ng channel guys sa inyong modem mo, anong ano kayo, ISP, converge or FDD. Doon kayo magpalit. Mag-try kayo tapos speed test kayo. Doon niyo malalaman. Yung blue kasi guys, itong blue na ito, na mataas na ito, yung channel 6 na to, akin din to, ito yung gamit ko sa aking window machine. Naka, ano to, naka channel 6 siya. So, hindi ko pwede silang pagsamasamahin kasi para hindi sila mag-agawa ng signal. Kailangan kong ilayo. Yung channel 4 ko, yan yung people 1. Yan yung ISP ko, yan ang main router ko. So guys, huwag din kalimutan mag-like, share and subscribe to my channel guys. Ayan, paki-click na rin ating notification bell para sa susunod na upload. Nandyan kayo lagi. Alright, maraming salamat sa inyong lahat. Sana may natutunan kayo at sa ating kunting pagbahagi. Aking pasalamatan ang aking mga channel members. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream.